morning po mga kababayan. Today is Monday. First day natin sa, ito lang, first day natin sa work. Yung work. First day na naman natin. So, since na hindi ako nakapag-upload ng Saturday, Sunday, busy tayo. Ang tawag doon. Tapi muna po tayo. Ay, yung mga pala nagko-comment sa mga ano, kay nagme-message po ako sa inyo sa nagre-reply ako sa Facebook, sa ano, sa YouTube. Kaya lang hindi niyo ata natatanggap. Ewan ko kung anong nangyayari sa ano, nagiiwan po ako ng message reply na sa sinasabi ko na ano po kayo sa Facebook ko, sa Messenger. Anong tawag doon? Masensya na kagigisig lang. Magkakabi muna ako. Po tayo. Hindi ko alam kung magbabawal ako o ano. Sana kasi trabaho na food service tayo, may nandiyan yung pagkain. Hindi natin naalala, kaya lang ito industry. Kaya magbabaon tayo. Magbaon muna tayo ng first day natin. Tingnan natin kung anong kalakarakan. Apo, yung mga nag-message to calls dun sa sinasabi kong kumikita, kikita kayo ng ano, nung digital. Nagme-message po ako sa mga message ninyo. Isa-isa sa inyo. Sabi ko, lalo na yung mga taga-Pilipinas, iniiwan ko yung pangalan ko sa Facebook. Tignan niyo po kung nare-receive niyo. Replyin niyo po ako. Tapos yung taga-Edmonton, sinabi ko po yung last vlog ko, yung number ko doon. Paki-ano na lang po yung number ko doon sa last vlog ko para makuha ninyo. At si Miss Remotely, ano yon, link. Tapos pipindutin mo yung link, lilitaw mo yung ano niya, platform. Parang website lang siya, hindi wala siyang application. Kapag tapos na mag-copy and mag-bees na tayo. It's 6:45 ng morning. 30 minutes kasi yung biyahe doon eh. Maganda muna tayo ng babawin natin. Sinigang.
Tayo. Yung nagpapag sasakyan. Malamig na talaga dito sa Canada. Lord, kayo na pong bahala. Sa first day ko. Maganda ang ano ko ngayon. Feelings ko sa first day ko. Maaga tayo, 15 minutes before. Kasi first day nga natin, kailangan natin magsambit na. Madilim tayo. Masisinaw tayo sa ano eh. Diretso muna natin sa lamin. Isa sa lamin ako kasi ano ako, farsighted ako. Farsighted ba yun? Yung malabo ang malapit. Nakikita ko tapos yung malayo, malinaw. Kaya isa sa lamin tayo. Pag nasa nagmamaneo tayo, yung malayo, importante dyan eh. Kita mo yung layo. Madilim pa, 6:30 in the morning. Madilim na. Yan ang mga ano sa dito sa Alberta. Pagka madilim na ganito, madilim pa, ibig sabihin mahaba ang gabi. Pagka mag-winter na. Pagka summer naman, puro araw yan. Winter, ang haba ng gabi. Alasin ko pa lang ng hapon. Madilim na. So, dati sa trabaho ko sa food service, 7 o'clock ang pasok ko. Kinokontra nga ako ng operation manager. Bakit daw 7 o'clock lagi ang pasok ko? Alam niyo yung mga may-ari, parang may-ari ng kumpanya na empleyado rin sila. Nasabi ko lang na kailangan kong mag-keep up sa mga email ko nung ano pa ako ha, sa food service. Kasi nga ako yung gumagawa ng mga catering sales. Siyempre maraming mga pag-uwi mo sa hapon. Ang gusto niya, pasukan ko ng alas 8, alas 9 ang trabaho ko. Pero siya, gusto niya pumasok ng kahit na anong oras siya. Tapos uuwi ng alas 3 ng hapon. Yung mga taong ganun na puti na ano, yung mga puti, kala mo sila yung may-ari ng kumpanya. Yun ang mga ayaw ko sa katrabaho.
Actually, yung ano na yun, yun ang suspecha kung after 1 year, nilakad din yung ano ko eh. Para maalis ako. Kasi nga, mas mataas yung nakukuha ko sa kanya. Operation manager siya ako, catering manager na lang. Kaya kasi, ang inaano niya, maging general manager ka agad. Magmamadali. Akala mo, napakadunong niya. Sinabi ako na minsan yun eh. Sabi ko, kung alam mo yung ginamit, yung sinasabi mo sa akin, yung may alam ka sa catering, galing lang sa McDonald's. From McDonald's. Anong gagawin mo, anong imamanto mo sa akin na sa catering kung wala kang alam? Yung dating general manager ko, pinapashadow sa akin para malaman niya. Kaya ayaw niya. Alam mo yung mga gusto nakaupo na lang. Wala naman siyang alam sa catering, tapos nagmamanto siya. Siyempre, saan pa? Anong gagawin ko? Kusundin ko siya. Na mali yan naman yung sinasabi niya. Yun, kaya nag-decide akong naano lang ako kasi nasanay tayo sa food service, diba? At matagal na tayo sa kumpanya. Kaya lang nakachampo tayo ng akala mo ang dami ng alam. Natuto lang yun sa akin. Sa mga paperworks. Sabi nga nila, bakit mo tinuruan? Kaya yan ang papel ng manager. Ituro yung mga ano. Kaya lang, mali. Mali ang simula ng pagturo ko sa kanya. Hindi niya na-appreciate. Hindi niya na sabing kasi nga, sinasabihan ko siya na paano ko susundin yung sinasabi mo kung hindi naman tama. Kaya sabi ko sa sarili ko, mahirap na mag-manage. Mag-stop na lang ako. Baka wala akong responsibilidad na naman yun, nauuwi ka, wala kang iniisip. Pagka nagmamanage ka kasi iniisip mo pa kung yung iiwan mo, kung mapapaano sila, okay yung gagawin nila. Kasi ikaw mismo pupukpukin na manager pagka may mali. Siyempre ako, tiwala sa manager, nagtitiwala ako sa mga tao ko. Once na tinraining ko sila, yun ang dapat nilang gawin. Kaya pala nagtataka ako itong hinarin niyang siya yung nag-hire doon sa supervisor na yun. Kinukwento ko lang. So yung nag-hire ng supervisor na yun, puti siya. Kaya pala, nagtatrow siya ng attitude sa akin. Siguro, may usapan na sila, ikaw ang papalit ko kay yung operation man, ikaw ang papalit ko kay Joseph. Kunin mo lang idea niya, matuto ka sa kanya. Alam mo yung first day niyang mag-event sa akin. Siyempre, automatic pagkatapos ng setup, briefing mo sila. Nagbibriefing ako sa mga staff. Siya, sumagot siya. Sabi niya, pwede bang ganito ang gawin natin? Sabi ko, patapusin mo muna ako sa briefing ko. Pagkatapos, magtatanong ako. Hindi, sabi niya kasi ganyan na complicated daw yung sinasabi ko. Sabi ko, hindi mo pwede pakinggan muna. Sabi niya. Pagkatapos ikaw magsasalita kayo at sasagot kayo ay magbibigay ng opinion. Walang pinakiusap ko sa kanya. Sabi niya, hindi kasi inaano ko lang na ganito ang ginagawa namin dati, ganyan sa ibang trabaho. Yung parang naano ako sa kanya. Sabi ko, okay, if you don't want to give me a chance to finish, would you like to come here and proceed to the briefing? Nag-walkout ba naman?
hindi nga I cannot work with this kind of job. So sabi ko, okay, you can, if you want, sabi ko, if you cannot do what I am saying to you, you can, you have free to go. Well, nag-walk out. Akala niya siguro, pag nag-walk out siya, makikiusap ako sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, I cannot do nothing if you want to go. Sabi ko, go ahead, sabi ko. Ito, tawag siya kagad dun sa operation manager. Alam yung, alam mo na yung sabwatan ng isang taong mga may plano na. Tatawag kagad sa operation manager, blah, 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 blah. O, nung kinausap ko yung operation manager, sabi ko, yun ang ginawa niya. Hindi niya ako pinapatapos sa briefing ko. Hindi siya nakikinig. Ayaw niya makinig. Okay. Kinampiyan pa rin niya. O, sabi niya, give her another chance. O, sabi ko, sige, wala problema sa akin. Give her another chance. Yung, kung strong personality ka, huwag mo ipapakita sa akin na strong personality ka din sa akin. Pero sabi ko sa sarili ko, na ito na yung magiging katapusan ko dito. Alam ko na eh. Alam ko na na may plano sila. Napalitan ako. Kaya, yun. Yun na natin inaangad yung bumalik pa tayo sa food service kasi nagagamit lang tayo. Hindi nga ako nagkamali. Kasi yung, ano, ako ko, nag-hire pa rin sila ng catering manager sa online eh. Sa Indeed. Kasi ako, ginagawa ko doon, sales, catering manager, concession. Ang dami kong ginagawa, pero kasi nga, may sa catering kasi dapat may ability ka na mag-multitasking sa mga ginagawa mo. Ngayon, kung wala kang idea sa pag-multitasking, hindi mo magagawa ang trabaho ng isang catering manager doon sa pinanggalingan ko. Sila na maraming tao ngayon kasi nga yung budget na yung sweldo ko dati makakapag-hire sila ng tatlong kapalit ko. Ngayon yung position na ano, catering sales manager ang hinahanap nila. Kasi nga, hindi niya siguro nagagawa yung sales. Kasi lumaki din tayo sa sales. Dapat sa sales talaga, detail ka sa mga customer. Kung anong gusto ng customer, yun ang ilagay mo sa kontrata. Tatanungin mo lahat. Kung anong magiging resulta ng event nila, nasa sales person yan. Yung mga staff kasi, i-execute lang yung kontrata. Na lang na wala na tayong problema sa status anytime, pwede tayo. Pero kung foreign worker ako at ginganon ako, patay na ako, uwi na ako. Buti na lang mabait ang Panginoon sa atin, hindi tayo pinabayaan. So mamaya update ko kayo. 7:34 na pala, 7:46 darating ako doon. So mamaya i-update ko kayo pagkatapos ng trabaho. Yan ang uniform natin. Yan, ito yung uniform natin. Ito ang kagustuhan ko. May proper break, 15 minutes. Tapos 1 hour break. By 9 hours ka mag-ano, tapos yung 1 hour break mo, hindi ka bayad. 8 hours, bali 40 hours a week. Yan ang trabaho. Hello, bayan. Naka-break lang ako. Lunch time, 1 hour. So, ito yung locker namin. At ito ang uniform natin. Dali lang ang trabaho. Paglilinis ng mga ito pang equipment. Ngayon, gumagawa ako ng Torx. Naglilinis lang ang Torx tapos nagtatawag doon, nagkakalibrate. So,
paunti-unti, malalaman natin. So, tinatapos ko lang ito lunchtime. Ayan, bagong binili tayo ng sapatos, safety shoes. Libre yan. Libre lahat, wala kang bibilin. Hindi ka tulad sa food service. Bibili mo lahat, sapatos, uniform. Wala kang aalalahanin dito. Ayan. Mga ball pen. Mga ganito. Yun guys. Tapos na tayo sa isang araw natin. Maganda. Masaya ako sa trabaho. Of course. Sabi ko nga, butingting lang butingting ang gagawin natin dito. Kesa sa restaurant, rush hours, yung rush ka nang magtatrabaho dito, relax ka lang habang may ginagawa ka, minapabayaan ka lang, diba? Bago hindi ka naman sinisira basta't may ginagawa ka at natututo ka sa mga mechanical. So maganda siya, dito na tayo mag-stay. Yun nga guys, papauwi na tayo, 5 o'clock, 8 to 5 ang trabaho, 1 hour break, every 3 hours mayroong 15 minutes break, so maganda itong napasukan natin na hindi tayo nagra-rush, hindi katulad sa trabaho dati, stress na stress ka sa pag-iisip ng mga busy time. Alam mo yun? Madali tayong masenso tayo dito sa trabaho na to, mag-focus lang tayo sa mga tinuturo nila. Maraming mga paperwork, siyempre of course, pagka nag-aano ka lang ganyan ng mga machine, tatandaan mo lang yung sinasabi nila. Sabi ko nga doon sa nagtuturo, please guide me again about doing some paperwork. Sabi ko, let me do it and then if you can just give me some instruction while I'm doing it. In actual, sabi ko, para at least makabisado natin. Yun lang, 25 minutes ang biyahe natin sa trabaho. Pero of course, okay lang yan. May pagpalit tayo ng sasakyan kay Jacob bukas. Para hindi malaki na yung mileage natin dito sa isang sasakyan. 25 minutes kasi 60 kilometers per hour lang ang takbo. Nagiging 25 minutes. So ayun guys, muli nyo akong samahan sa second day natin bukas. At first day, masaya tayo sa resulta ng first day natin. Mababait ang mga tao. Sana guys, pagdasal nyo ako na tuloy-tuloy tayo dito. Sabi naman nila na regular ang trabaho dyan, hindi sila nagle-layoff kahit na slow season sila. Nag-expand pa daw sila ng company. Nagiging busy sila, kumbaga rental, may mga ginagawang rental, may ginagawa, nagpapagawa din yung mga customer. So, hindi nawawalan ng ginagawa. Nakatatlo rin akong machine kanina ha. Pero of course, sa tulong din na supervisor. Mabait yung supervisor ko. Meron nga isang Pilipino, buti hindi ka napunta ka dun sa unang sinasabi nilang department. Sabi niya, kasi Pilipino daw yung masungit. Sabi ko, ganyan yung mga Pilipino, no? Sabi ko,
imbis na matuwa sila kapwa Pilipino yung katrabaho, hindi natin maalis. Siguro matanda, pagka tumatanda na, ganyan talaga. Matanda na eh. So paano guys, dito na muna magtatapos ang aking first day of work. Salamat sa mga, siya nga pala yung nag-ano, si yung mga nagko-comment, iniwan ko po yung contact number ko, yung lalo-lalo yung mga taga-Edmonton. Kung mapapanood nyo yung huling vlog ko, sinabi ko yung number ko doon para maisali kita, maisali ko kayo sa doon sa sinasabi kong link na kumikita ng $15. So yun, panoorin nyo na lang yung vlog ko sa huli. So maraming maraming salamat mga kababayan. God bless everyone. Masakit yung paa natin bago yung sapatos natin kasi binili tayo ng ano kanina. Binili tayo ng safety shoes. Sabi ko nga, buti pa dito libre lahat. Sa food service, talagang bibili mo lahat. So maraming maraming salamat mga kababayan. See you on my next vlog. God bless everyone. Ingat po kayo kung nasan man po kayo. Thank you.